Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. This time, we're going to study KIIP Level 2, Unit 3. So, Unit 3, ang title is Igollo, Hanbon, Ibobuseyo. So, ano ibig sabihin nun? Igollo, ibig sabihin ito, with this. Okay, so dito sa pinag-uusapan nila, meron siguro siyang inaabot na bagay. Tapos, Hanbon, once. And then, ibo. So, yung ib dito from the word ibta, which means to wear. Okay? Tapos, yung oboseyo, meron tayong a-oboseyo na grammar. So, mapag-aaralan natin yan sa mga susunod na lessons. So, ang ibig sabihin lang yan is to try. Okay? So, parang sinasabi niya, try to wear it with this. So, halimbawa, nag-uusap tayo, tapos sabi ko sa'yo sa Tagalog, ito, sukat mo to, gamitin mo to, sukat mo yung damit, kunyari, naabot ko sa'yo. So, yun yung pinaka-ibig sabihin niyan. Igolo, hambon, ibubo sa'yo. Try it with this one. Yan. Okay? So, number one, dito sa baba, juje. So, yung topic natin is mulgon sagi. So, mulgon, gamit, or things, sagi, pagbili. Okay? Buying of things. Pagbili ng mga gamit. Yun yung topic natin for Unit 3. Number 2, sabi, oh, huya, munbop, ano-ano yung mga mapag-aaralan natin na grammar and, vocabulary and grammar. So, ot, yan, damit, shimbal, yung mga nabibili natin sa store, no? So, sapatos, gwalyon, ohi. So, ibig sabihin ng gwalyon, ohi, gwalyon, connected, kung may connection daw sa sapatos or sa mga damit na mga vocabulary. Okay? So, yung ating isa sa mga mapag-aaralan na grammar is yung myongsa plus ina. So, itatakal natin yan sa mga susunod na videos. And yung dongsa plus oboda. So, ito yon, yung a-oboseyo. Yan. So, sa unit 3 pala siya mapag-aaralan. Tapos, number 3, delete ko lang to, no? Yan. Number 3, hwaldong. So, ano yung sabi sa hwaldong? Ot kage. So, ot sagi, sago shipon ot, sago hag, soge hagi, sorry. So, yon. Ibig sabihin ng hwaldong, yung hwaldong is action. So, ano yung mga pwedeng, parang application siya. So, halimbawa, in real life, bibili, nandito ka na sa Korea, gusto mong bumili ng gamit, diba, mga damit. So, yun yung i-apply mo, yung napag-aralan natin. Sorry, mapag-aaralan pa lang pala natin. So, ano ulit yon? Ot kage, so, at the store, at the, ano, ot is clothes, diba? So, sa mga store daw nabilihan ng damit. So, ot sagi, pagbili ng damit. Pagbili ng damit sa stores. Tapos, sago shipon ot soge hagi. Sago shipo, gustong bilhin. Tapos, ot again, damit. Soge hagi. Soge hagi is to introduce. So, paano ka daw mag-i-introduce ng damit or gamit na gusto mong bilhin. Yan. And then number 4, munhwawa chongbo. So pagdating sa culture and information natin, ayan, hangguge chontong shijang. Ang pag-aaralan or i-discuss doon is yung chontong shijang. So yung chontong shijang is traditional market, okay, ng Korea. So skip na tayo sa first vocabulary natin. Bago pala tayo magpunta sa vocabulary, tingnan muna natin yung next page. So, ayan, may picture tayo dito, no? May mga pictures. Bumibili sila ng mga damit or sapatos, bag. So, yung question sa baba, sabi, isaramdurun gage, so muwasul sayo, isaramdurun. So, yung saramdul, mana. So, ano siya, no? Plural form ng mga tao, ng tao. So, saramdul, mga tao. So, people. So, yung mga tao daw din nasa picture natin, kage, so at the store. Muwasul sayo, what? Sayo, buy. So ano daw yung binibili ng mga tao sa picture natin doon sa store? Okay? Or in English, what do these people buy at the store? Tapos number 2 na question, yorobunun, yojum muwushi piryoheyo. So yorobunun. So yung yorobun dyan, kayo. Okay? So tayo as audience yung kausap. How about you? Yun yun. Or ikaw naman. Yojum, these days, okay? So, sa panahon ngayon, or itong mga nagdadang araw, yan, buwoshi piryoheyo, ano ang piryoheyo kailangan, need? So, how about you, these days, what are the things that you need? So, yun yung question niya, ano yung mga kailangan mo these days? So, sasagutin natin yan, and yan yung mga matututunan nating expression
sa unit natin for unit 3. Okay, so punta na tayo sa vocabs. For vocabulary ng level 2 unit 3, sabi, muwa sul shino soyo. So, shinta, yung shin dito from the word shinta, which means to put. Tapos, muwa sul sosoyo, yung so dito from the word sida. So, naka-past tense lang kasi sila pareho, kaya naging shino soyo, naging sosoyo. So, from the word sida, which means to use. Okay, so dito sa Korea, kapag halimbawa gusto mo express yung mga bagay or damit or gamit na suot mo or nilagay mo sa katawan mo, parang mayroon silang mga pair of words na kailangan yun yung gagamitin mo. Hindi katulad sa atin sa Tagalog, di ba? Suot, yan. Suot mo yung damit, suot mo yung sapatos mo. Okay, suot mo yung t-shirt mo, puro suot, di ba? So sa English din, parang the same. Put on your clothes, put on your shoes, put on your cap. Okay, so dito sa Korea, iba-iba. Okay, so tingnan natin ngayon. Yung una, sida, again, to use. Ano yung mga bagay na ginagamit natin sa katawan natin na kailangan ang gagamitin natin is sida or soyo pag naka-present form. Kung gusto mong honorific, sumnida. Ayan. Okay, so ano-ano yung mga yon? Moja, hat or cap, mga sombrero. Helmet, so same lang, helmet. Anjon mo. Anjon mo is yung safety helmet, yung gamit ng mga construction workers. Angyong, so ito yung eyeglasses para sa mga malalabo ang mata. And then sunglasses, so sunglasses, ayan, yung for fashion wear. So ito yung mga bagay na gagamitin mo na dudugtungan mo ng sida or soyo for present form or sumnida naman for present honorific. So, example, mojaril soyo. So, since ano to, puro object siya or noun, dadagdagan mo lang siya ng ul or rul. Okay? So, remember nyo lang yung rules natin for ul and rul. Tapos, ang kasunod niya is yung word na eto, sida. So, it's either soyo or sumnida. Depende sa situation kung ano yung gusto nyong gamitin dyan. So, example, mojaril soyo. Helmesil soyo. Anjon morul soyo. So, dito naman gamitin natin yung sumnida. Angyongul sumnida. Sunglasserul sumnida. Okay? Tapos, dito naman sa baba, shinta. So, dito yung ano natin, to put. Yung ito yung ginagamit sa mga footwear. Okay, so yun lang yung tatandaan nyo. Kapag shinta sa mga bagay na ginagamit natin sa paa. So ano-ano yung mga yon? Undonghwa. So ito yung mga rubber shoes. Ayan. Tapos, gudu. So gudu yung leather shoes yung ginagamit sa school. Black shoes, leather shoes. Ayan. For ano, formal attire. Yung slippers. Mga sinelas. And then, sandals. Boots. Jagopwa. So, yung jagopwa is yung ginagamit mo ulit yan for work. Kumbaga yung mga ano, pang malakasang sapatos, yung talagang matitibay tsaka makakapal. Okay? So, same. Dadagdagan mo lang siya ng ul or rul after nung word. Tapos, shinta. So, for present form, shinoyo. Okay? Ay, sorry. So, shinoyo or shin sumnida. Yan. So, it's either one of these two. Okay? Pag present form. So, undonghwa-ril shinoyo. Gudu-ril, nabubulol ako ah. Gudu-ril shinoyo. Slipper-ril shinoyo. So, dito gamitin natin yung sumnida, biyupnida. Sandal-ril shinsumnida. Boots-ril shinsumnida. Jagopwa-ril shinsumnida. Okay, so that's for ohwi. Now, apply natin. Sabi dito, ishinbari otteyo. So, yung shinbal, again, footwear. Tapos, otteyo, how. So, dinedescribe natin dapat yung sapatos kapag otteyo yung tanong. So, tingnan natin yung nasa baba. Chisu. So, chisu, size. Okay, so, meron din silang, hiniram nila yung English term na size. So, ang spelling is this one. Size. So, pwedeng si Chisu or si Saizu yung gamitin natin. So, unahin natin si Chisu. Chisu ga jakta. Jakta, small. So, if makita nyo, maliit nga naman yung size. Next,
size naman yung gamitin natin. Size ga kuda. Malaki yung size. Next. Chisu ga jal matta. So yung jal, di ba, well siya. Tapos yung matta is correct or fit. So ibig sabihin, tamang-tama lang. Sakto yung size. Then pagdating dito sa huli, gubi nupta. So ano yung gub? Yung gub is yung heel. Okay, yung takong. Nopta, high. So, mataas daw yung takong. Tingnan natin dito sa baba, ang sabi, chingudurun buwasul shino soyo. So, ano daw ang suot-suot ng kaibigan mo or mga kaibigan mo if meron kang kasama dyan. Iyagihebo seyo, try mo daw mag-practice magsalita. So, tingnan natin example. Sabi niya, huwen shiga butsurul shino soyo. So, ang suot ni huwen ay boots. Butsurul shino soyo. Tapos, ano yung kadugtong niyang sentence? Jal oul yoyo. So, pag sinabi mong jal oul yoyo, ito yung expression na sa Tagalog is bagay. Ayan. Bagay sa'yo yung boots mo. So, jal oul yoyo. Okay? Sa English naman, ano? It fits you well. Ayan. Okay? So, jal is well. Tapos, yung oul yoyo, parang it suits you well or it fits you well. Bagay sa'yo yan. So, try natin. Ako, for example, kunyari kasama ko dito si, ano, Iring Shi. Tapos may suot siyang ano, sandal. So ang sasabihin ko, iring shiga sandal. Spell nga. Sandal. Tapos sandal shinossoyo. Iring shiga sandal shinossoyo. Tapos dudugtungan ko, i-describe ko yung ano sandals niya. Sabihin ko, nomu yeppoyo. Ayan, ang ganda. Nomu yeppoyo. Okay, so kayo din, try nyo din mag-practice mag-compose ng sentence. So, move tayo sa ating grammar. Grammar natin, ang pag-aaralan natin grammar for today is yung myong sa or noun plus ina. Okay, so dalawa yan, ina or na. So, anong gamit nitong grammar na to? Sabi, sontek halsuwinnen dugaji. So, pag sabihin dugaji, may kadugtong pa, dugaji isang. So, dugaji isang, two or more. Ibig sabihin, may pagpipilian kang dalawa or higit pa. Sontek halsuin nun, pagpipilian. Okay? So, parang option. Yan. Two or more options. Isangel marhalte sayong heyo. So, kapag yun daw yung gusto mong i-express, may gusto kang sabihin na may pagpipilian dalawa or higit pa, then you can use this grammar. Noun plus ina or na. So, para mas maintindihan natin, go to examples. So, sabi dito sa picture, Chingu sengiri daum dariyeyo. So, yung ano daw, birthday nung kanyang kaibigan ay next month, daum dal. So, sabi niya, Muson son mori jowayo. So, anong gift daw ang gusto nung kaibigan niya? Okay? Tapos, sumagot siya. Sabi niya, Oshina, accessory를 사주세요. So,옷, clothes. So, ito yung option number one, yung unang pagpipilian. Accessory. So, accessory is accessories. So, ito yung option number two. So, may dalawang pagpipilian. Kaya, pumasok si ina. Okay? O shina, accessory를 사주세요. Bilhan mo ng clothes, ng damit, or ng accessory. So, yun yung sabi niya. So, another example, punta tayo dito sa conversation. Sabi ni Ga, 저는 매우 음식을 잘 못 먹어요. Sabi niya, ako, hindi ako masyadong 잘 못 먹어. Hindi ako masyadong makakain. Okay? Or hindi ako makakain ng 매운 음식. So, 매운 spicy. Okay? Kumbaga, hindi siya fan ng maanghang. 저는 매운 음식을 잘 못 먹어요. Okay, so pag gusto nyong i-express yan, tandaan nyo tong sentence na to. 저는 매운 음식을 잘 못 먹어요. So, next, sumagot siga. Asina. 그럼 삼계탕이나 갈국수를 드세요. Okay, so pumasok si ina dito. May dalawang option ulit. Sabi niya, kung ganun, samgyetang or kalguksu yung kainin mo, deseo. So, yung ina or na is or sa English. Kaya sa Tagalog naman, o, di ba? Ito o ito. Alin ang gusto mo? Ito o ito, di ba? So next, another conversation. 저는
버스나 지하철을 타고 회사에 가요. So, option 1, bus. Option 2, 지하철. 사비 냐, 아코, bus o subway ang sinasakyan ko papunta ng trabaho. 회사에 가요. 타고, to work, to ride, or 수마카이. 다포스, another example. 라민 씨, 토요일이나 일요일에 시간이 있어요. 같이 영화 봐요. 사비 냐, 라민 씨, 시간이 있어요. May time ka ba? 시간이 있어요. Do you have time? 그일란 다오. Saturday or Sunday. So, 라민 씨, may time ka ba sa Saturday or Sunday? 같이 영화 봐요. 노드 다요 ng movie. Let's watch movie. Okay? So, madali lang yung ina or na. So, ano yung ano niya? Rule niya. So, 받침 있으면, if there's a 받침, you add ina. 받침이 없으면 no 받침, you add 나. Okay, 다음 산토 사 명사. 명사 plus 이나 or 나. So, ito siya. 이나, tingnan natin. 산달, 가방. So, may 받침, kaya naging 샌달이나. 가방이나. Tapos yung kasunod na ano, na word is dapat yung second option. So, 샌달이나, slipo. Okay, sandals or slippers. Kabangina, moja, bag or hat. Tapos sina, yan, pag walang batchim. Copy, undonghua. So, wala silang mga final consonant. Copy na, juice, coffee or juice. Undonghua na, gudu. Sneakers or leather shoes. Yan, so, tingnan natin yung application na itong grammar na to. Sabi dito, 여러분은 무엇이 좋아해요? How about you? What do you like? Ano daw ang gusto mo? Iyagihe buseyo. So, practice natin yung na or ina na grammar. Okay? So, sabi sa example natin, sonmul. So, yung topic is about sonmul or gift or present. Tapos, ilan yung pagpipilian natin? Apat. We have yung undonghua. Yan. Undonghua, sneakers. And then we have gudu, yung leather shoes, sunglass, okay, yung ating sunglasses, sunglass, tapos cap, moja, yan. So, tingnan natin yung question. 생일에 무슨 선물을 받고 싶어요? 받고 싶어, want to receive. So, sa birthday mo daw, ano yung gusto mong ma-receive or matanggap? 저는 운동화나 모자를 받고 싶어요. So, ako, gusto kong ma-receive ay sneakers or cap. So, yun yung sagot niya. Okay, so gagawin natin, gagayahin natin yung pattern ng question and answer. So, meron tayong 1, 2, and 3. Tingnan natin sa number 1. Tingnan muna natin yung sagot. So, undonghua, dahil walang batchim yung undonghua na yung dinagdag niya. Okay? So, punta tayo dito sa number 1. Ang topic is yoheng. So, yoheng is trip, di ba? Pag mamamasyal ka. So, tatlo yung pinagpipilian. We have yung bada sa dagat. We have san sa bundok. Or sa amusement park. So, amusement park is nori gongwon. Okay? So, alin dito sa tatlo yung gusto mong puntahan. So, dapat dalawa yung pipiliin natin para magamit natin si na or ina. So, yung question natin is, since yoheng yung ating topic, pwede nating sabihin na yoheng galte. Kapag mamamasyal ka. Okay? Yoheng halte pala, sorry. Yoheng halte, kapag mamamasyal ka. O die, where? Kago shipoyo, do you want to go? Yan. So, ito yung magiging question natin for number 1. Number 1 yan. Yan. Yoheng halte, o die kago shipoyo. Tapos, ang magiging sagot natin, ako kunyari ang pipiliin ko is yung dagat. And, nori gongwon, kasi ayoko ng bundok. Yan, so, sabihin ko, bada na, or gayahin natin itong tawag dito, yung format niya. So, 저는,
start with jeonun. Tayo din, start tayo with jeonun. Jeonun, bada na. Yung una nating option, bada. Tapos, walang bachim, kaya na yung dudugtong natin. Bada na. Tapos, yung second option ko is yung nori gongwon. Nori gongwon. Nori gongwon. Eh, gago sipoyo. Yan. So, number two. Tingnan natin. Ang topic ay umshik, food. Okay? So, ano yung mga pagpipilian? Ano to? Sal. Ata. Rice ata yan. Sal. Tapos, pang. Bread. Cookie. Biscuit. And then, ice cream. Okay. So, pwede nating ano, itanong is, ano yung ano mo? Favorite food mo? Okay. Musun? What? Umshigul? Chuwaheyo? Yan. Anong pagkain yung mga gusto mo? So, apat yung pagpipilian natin, dalawa lang yung piliin natin. So, ako, favorite ko is sal and ice cream. Ayan. So, yung sagot ko, jeonun. Ang cute eh, no? Sa bagay, mga Pilipino, mahilig naman talaga tayo sa kanin. Sal, tapos may bachim dito, kaya ina yung idadagdag natin. Sarina, yung second option natin, ice cream. Ice cream 좋아해요. Ayan. So, if manonotice nyo yung ending ng sentence ko, nakasunod dun sa kung paano siya nagtanong. Gago si Poyo. Kaya yung sentence ko, gago si Poyo din yung ending. So, sa English and Tagalog, ganun din naman ata, diba? So, ito, muosul 좋아해요. Musun, which food? Muson umshigul jowaheyo. So, yung sagot ko nag-end din sa jowaheyo. Number 3. So, jibdori sonmul. So, jibdori housewarming party. Okay, housewarming party. Jibdori sonmul. Again, gift or present. So, alin daw yung gift or present na? So, dito na papasok yung tanong natin. So, gayahin na lang natin dito. Anong gusto nating ma-receive na housewarming present? So, jibdori. Jibdori. Jibdori rul. Okay, dadagdagan natin ng ul or rul kasi susundan natin ng hada or action. So, jibdori rul halte. Kapag mag-housewarming party ka, jibdori rul halte. Musun sonmul batko sipoyo. Yan. So ako ang gusto kong piliin ay to Hyuji, ito yung mga pagpipiliin natin. Hyuji yung tissue. Hyuji. Tapos ito ay singmul or plant. Yan. Tapos, we have yung goul or mirror, then seje, detergent. So, ako, ang prefer ko is tissue at saka detergent. Kasi mas yan yung madami kong ginagamit eh. So, ang sagot ko ay, 저는 휴지, tapos walang bachim. So, na yung idadagdag natin, 휴지 na. Tapos, yung second option, 세제. 세제. Rul bakko sipoyo. Yan. Okay, so nagamit natin si na or ina, which is si or. Okay, so madali lang naman, no? Number 2, sabi, daumul chinguege mukko hamke iyagihe buseyo. So mukko is to ask, okay? Tanong mo daw sa iyong kaibigan or kasama mo dyan.
Tapos, mag-usap daw kayo. So, practice speaking to. Ito yung question. Oton shimbaril sago shipoyo? So, anong sapatos, anong klaseng sapatos yung gusto mong bilhin? Okay, yun yung question. Another question. Oton umshigul mokko shipoyo? Anong food naman daw ang gusto mong kainin? Next, odie gago shipoyo? Saan mo gustong pumunta? Muwa sulbeo ugo shipoyo? Anong gusto mong matutunan, beuda to learn. Okay, again, oton shimbarul sago shipoyo, what shoes do you want to buy? Oton umshigul mokko shipoyo, what food do you want to eat? Ay, sorry. And then, odie gago shipoyo, where do you want to go? Muwosul beugo shipoyo, what do you want to learn? Yan, so sasagutin natin siya using yung na or ina. Okay, so for example, ako, oton shimbarul sago shipoyo, ako mahilig ako sa sandals na flat eh. Okay, so sabihin ko, flat or sandals. Hindi ako maano sa mga heels na, ano na tayo dyan, lampas na tayo dyan. So sabihin ko, 저는 flat shoes이나 샌들을 사고 싶어요. Tapos dito naman, 어떤 음식을 먹고 싶어요? 저는 김치찌개나 삼겹살을 먹고 싶어요. Dito naman, 어디에 가고 싶어요? 저는 필리핀이나, gusto ko na muwa eh. Filipinina, saan pa ba? Pwedeng, Miguk. Saan punta tayo ng, US, kunyari. Filipinina, Miguge, gago sipoyo. Yan. Next, muwasul beugo sipoyo. What do you want to learn? 저는, Prangsona, French, or 독일말을 배우고 싶어요. Okay, so gusto kong matutunan yung French or German language. Okay, so yon yung mga example answer ko. So try nyo din na sagutan. Tapos ma-practice yung speaking nyo. So that's for Unit 3 ng Level 2 for KAIP. So yung natutunan natin na grammar is yung na or ina. So sa susunod na lesson, another grammar ulit. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.